Hi guys, for today may tuturo ako sa inyo na color combination ng samurai paint na possible na magustuhan nyo kasi medyo unique siya, tapos hindi ganong gamitin din itong kulit. Introduce ko sa inyo yung ano, yung una natin na gagamitin na kulay ay yung bali tuturo sa inyo na kulay. Ito, color peach. Yan siya. Color peach. Okay. Yan. Second, ito. Ako pamilyar kayo dito. Ewan ko lang kung nakikita ng maliwanag sa ano. Kasi medyo mas tawag dito. Rose gold. Rose gold. Okay. Tapos ito, pangatlo, itong red-orange naman na ano, na yung ginamit natin, yung two-coat system, ginamit natin dito is primer, then naglagay tayo ng UCK228, yun yung ginawa nating base, then top coat niya, top color niya, or yung pinaka-main niya is TCK228 na red-orange. Actually, ito yung ano, patalagang two-coat system ni Samurai Paint. Kaya lang, bihira kasi yung nagagawa ng vlog nito sa YouTube. Kaya yung iba hindi ganun na-appreciate yun. Pero maganda siya, actually. Medyo kakaiba siya. Ang ginamit ating top coat dito, K1K Clear. Para medyo, kasi pansin ko mas maganda sa kanya pag glossy. Pansin yung ganda ng kulay niya. Tsaka super gloss talaga. Okay. Guys, ito, tuturuan ko kayo kung paano ma-achieve yung gantong kulay para may demo natin. Tapos, pwede nyo rin gayahin para magamit yun sa mga iba't ibang gamit like yung motor, bike, kotse. Pwede rin siya sa mga gadgets natin like laptop, cellphone, TV, yan. So, yan, aircon, ginagawa na gantong kulay na. Iba-iba, depende sa gusto nyo. Ayun, simulan na natin yung ano, yung tutorial para makita nyo. Okay. Guys, ito yung first step natin para sa gagawin nating ano, project. Okay. Meron tayo itong tatlong speed shape na na-spray na natin 'to ng ano, ng tawag dito, yung primer. Okay, ganyan. Kulay gray na primer pang plastic 'yan. UCH 210 yung ginamit natin. Tapos ngayon, liliyain natin siya ng 1,000 grit na sandpaper, basa. Para kumini siya, tapos matanggal din yung mga kumbaga yung mga ng imperfection dun sa ano, surface niya. Simulan natin. So guys, ginagawa natin to para maging smooth yung surface. Para yung finish natin, maganda yung kakalabasan. Pagka glossy, makintab siya. Pero pagka hindi naman glossy, even naman yung ano, at least even yung surface niya. Tapos wala tayong makikita ng mga bukol-bukol. Tapos guys, kapayin nyo lang siya. Kung makinis na siya, yan. Pag may medyo nakakapapa kayo na medyo mag-spang pa, yun yung part na medyo, ano nyo, liyain nyo pa. Guys, ito na yung outcome niya. Ayan, medyo smooth na siya. Ito, pwede natin hindi lihain yung pinaka top coat niya, tsaka yung, ano, yung base color, tsaka yung main color. Kasi yung primer niya pala, smooth na. Kaya pag in-sprayan natin to ng base, main color, tsaka yung top coat na clear, lalapat na siya rito sa surface na to. Ayan yung itsura niya. Gagawin ko rin yung sa dalawa pang ano, yung sa dalawa, liyayin ko rin ito. Ayan. Tapos, pupusid tayo sa paglagay ng base color. Guys, mag-base color na tayo. Ang unang base color na gagawin natin is white. Yan. Yan yung gagamitin natin.
Susunod naman natin is 124 silver. Guys, ito naman yung pang third natin na base color. UCK228 red orange. Guys, patuyuin lang natin sila ng 10 minutes, then mag second coat tayo. Guys, after 10 minutes, ito mag second coat na tayo. Bali, gagawin lang natin, manipis lang na second coat para lang pumantay lang yung kulay. Guys, ito naman yung base color natin para naman dun sa rose gold na color. Bali, ang first coating natin is silver, 124 silver. Then, ang isi-second coat natin sa kanya is sparkling silver para maging metallic siya. Guys, ito naman yung base color natin para sa red-orange na color. Actually, ito yung UCK228. Yan, siya yung undercoat ng ano, ng red-orange na color. At 30 minutes naman yung ano natin, yung drying time natin bago natin siya lagyan ng main color, which is yung TCK228 naman, top coat ng red orange. Okay guys, tapos na yung ano natin, 30 minutes na drying time para sa mga base color natin. Ngayon papakita ko sa inyo kung yung mga naging itsura nung ano, pinalabasan nung ano natin, second coating ng base color natin. Ito yung sa white natin, guys. Yan, color white na base color natin. Yan. Ang gagawin natin sa white na to, gagawin natin tong color peach. Okay? Next. Ito naman, combination ng ano, first coat niya is 124 silver. Second coat niya naman is sparkling silver. Ang gagawin naman natin dito ng ano, finish product is rose gold. Ito naman yung third color natin. Ang base natin dito is UCK228, red orange na undercoat. Yan, maging magandang kulay to, guys. Okay guys, magpo-proceed na tayo sa main color naman natin, yung TCK228 or TC red orange. Guys, puro first coating muna tayo ng TCK228 red orange or TC red orange. Yan. Ito yung ano niya, yung code niya, TCK228 red orange. Bali, top coat to ng ano, ng combination ng red orange. Yan. Yan yung papatong natin sa white muna, itong white na to. Ang magiging kakalabasan nito, gagawin natin kulay is color peach. First coating muna tayo.
Yan guys, first coating, patatas patayin natin ito ng 10 minutes, second coating tayo. And guys, first coating, hintay lang ulit tayo ng 10 minutes. Then proceed tayo sa second coating. Guys, ito after 10 minutes, proceed tayo sa second coating ng ating main color. Bago natin i-second coat, papakita ko muna sa inyo kung ano yung kinalabasan ng first coating natin. Yan, ito yung first coating natin sa color na peach na gusto natin makuha. Ito naman yung sa rose gold. Tapos ito naman yung sa red orange. Medyo maganda siya, medyo glossy yung color niya. Okay guys, proceed tayo sa second coating. Unahin natin yung yung sa peach kasi mas naunang na yun natuyo. Guys, second coat tayo ng TCK 228 red orange. Guys, tabi muna natin to. Tapos next natin naman yung rose gold. Guys, tignan muna natin. Okay, next is red orange. And guys, patuloy lang natin uli ng 30 minutes. Tapos magpo-proceed na tayo sa top coat naman, yung clear. Guys, ito na yung yung finished product natin after ng primer, base color at yung pinaka main color natin na red orange na TCK 228. Yan. Yan guys, ito yung red orange natin na color. Yan. Ito naman yung rose gold. Yan. Then ito yung color peach. Oh guys, proceed na tayo sa top coating na. Guys, ito yung una nating i-top coat, yung red orange na color. Gagamitin natin is K1K clear. And next naman natin, habang patuyin muna natin ito ng mga 10 minutes, then magsi-second coat tayo. Pero habang pinapatuyo natin,
i-top coat naman natin ng flat clear or matte finish yung dalawa pa nating ano color. Guys, ito may gagamitin natin para sa matte finish. 1-8A flat clear. Okay guys, patayin ulit natin ng 10 minutes, then second coat. Ayan ulit, flat clear ulit yung i-spray natin for matte finish. Papatayin na natin siya ng 10 minutes, second coat tayo. Guys, ito yung ano, yung red orange na nabugahan na natin ng first coat ng K1K Clear. Bali glossy ang outcome nito. Ito yung gagamitin natin na pang second coat. Second and final coat. Then curing time 3 days para tumigas ng solid yung ano, top coat. Naman natin yung color peach. Ang gagamitin naman natin sa kanya na pang second coat dahil ito ay matte finish. 1-8A flat clear. Okay guys, final second coat and final coat natin ng top coat na matte finish 1-8 flat clear para sa red or hindi, para sa rose gold na color. Okay guys, tapos tayo sa final coating natin. Wait na lang tayo sa matuto tapos papakita ko sa inyo yung outcome. And guys, natapos na tayo sa video tutorial. Sana marami kayo natutunan doon sa ginawa nating video tutorial na yun. Papakita ko lang uli kung ano yung mga ginawa natin na, ano, na kulay. Unang-una, ito, matte finish na color peach. Yan. Pangalawa, matte finish din na rose gold. Rose gold yung kulay nito. Pangatlo, yung pinaka favorite ko, red orange. Yan, ganyan yan. Glossy naman to na red orange. Yan. Yan, pwede nyo itong gayahin, pwede nyo i-apply sa mga, pwede nyo paggamitan, like example, mga motor, kotse, bike, mga gadgets natin like laptops. Tapos iba pa, marami pa, kahit TV nyo, pwede nyo kulayan ng samurai paint. Pwede siyang basta plastic and metal, pwedeng gamitan ng samurai paint. Yan, ganyan kaganda yung quality ni samurai paint. Kasi pag kailangan nyo naman ng ano, ng mga pintura, sandpaper, pang hydro dip, mga gamit sa pagpintura, pang DIY, punta na kayo sa shop namin sa may samurai paint, Anonas Cubao. Located tayo sa number 3, Anonas Street, Quezon City. Ang building namin is Anonas Commercial Complex. Nasa second floor kami. Akit lang kayo sa second floor. Tapos, alis lahat ng kulay kompleto kami rito. Tapos, pwede rin kayo umorder through sa aming messenger. Search nyo lang yung Mike King. Then, pwede rin tayo umorder sa aming FB page, Samurai Paint, Anonas Cubao. Yan. PM nyo lang kami doon. Mag-message lang kayo. Pag may mga queries kayo, pag gusto nyo mag-order, yan. Tapos,
Kahit magka-canvas lang, pwede kayo mag-canvas lang. Pwede rin kayo magpaturo paano yung step-by-step na process para ma-achieve yung kulay na gusto nyo. Pwede kayo magbigay ng sample sa amin, tapos ibigyan namin kayo ng kung ano yung mga kailangan nyo bilhin na pintura. Then yung iba naman yung medyo malalayo, pwede kayo order through Shopee. Pwede kayo magpa-order sa amin gamit yung LBC. Pwede kayo padala sa iyo through LBC. Yung Shopee natin, ang account natin doon is MikeKing30 or MikeKing30. Yan. Tapos, ano pa ba? Sa par pwede yung order. Siguro, ano, pwede lang kayo magtumawag sa amin through dun sa ano, mobile number namin. 0917-565-5174. Yan. Thank you guys sa pag bisita sa channel natin at pagpanood ng video tutorial natin. Okay, maraming salamat. Bye-bye.